Hinuli ang isang babaeng motorista matapos dumaan sa EDSA busway sa bahagi ng Makati City. Pakilalang babae bilang miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Nang hingi ng kanyang lisensya, pinakita niya lang ito pero hindi ibinigay sa mga tauhan ng Highway Patrol Group. Ayon pa sa babae, isa siyang Filipino-American at hindi siya pwedeng tikitan sabay alis. Sabi ng Department of Transportation, dapat maglabas ng show cause order ang Land Transportation Office, LTO, laban sa babae. Dumaan din sa EDSA busway sa bahagi naman ng Pasay ang isang SUV na may plakang number 8. Sa ulat ng Superradio DZWB, inakala ng Special Action and Intelligence Committee o SAICT na hihinto at tatabi ang SUV. Pero dumiretso lang ito. Hindi na ito nahabol ng mga otoridad. Inaalam pa ng DOTR kung sino ang driver pati ang nagmamay-ari ng sasakyan. Ang plakang number 8 ay para sa mga congressman. Hindi ito kabilang sa mga pinapayagang dumaan sa busway. Hinarang naman ng MMDA ang isang van sa Cubao, Quezon City dahil sa pamamasada ng walang prangkisa. Bukod sa pagiging kolorum, nabistong peke rin ang lisensya ng driver at tumanggi pa umano magpatiket at magpa-impound ng sasakyan. Ang may-ari ng van na si alias Jazz Abalos, nagpakilalang kamag-anak ni DILG Secretary Benhur Abalos. Pero sabi ni Secretary Abalos, wala siyang pakialam kung kamag-anak niya ang may-ari ng van. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang driver at ang may-ari ng van at tumanggi silang magbigay ng pahayag. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.